tanong ko lang, anong assessment ninyo nitong nakaraang ECQ? Nakatulong ba ang pag-lockdown itong dalawang linggong nakalipas? Halos. Well, opo, kahapon nag-meeting po kami. Kahapon, hinating gabi na nga po kami ng pag-meeting ng Bulacan Task Force IATF. At nakita natin na okay, actually talagang malaking tulong po at nakatulong naman itong pagla-lockdown na ito. At dati po eh ang aming kaso talaga dumarating 200% ano po ng mga kaso. Ngayon po ay bumaba naman. Bumaba po ng halos sa 10% to 20% ang binaba. Ano po? Pero talaga po nakatulong actually dahil yung pagbaba nito ay nung nagsimula itong ECQ. Yeah. But before that, alam niyo po nung MECQ, nung MGCQ kami at bumunta ng GCQ bago nag-ECQ ay talaga namang hinihigpitan naman natin. Kaya nga po nag-issue tayo ng napakarami nating executive order like yung sa mass gathering. Binantayan po natin 'yan ng mabuti. Monitoring yung ating pag-issue ng executive order, itong liquor ban, ano po? And actually but sa curfew. Yes, ang tanong po dyan ay kayo ba handa ng step down to MECQ kung yun ang magiging desisyon? Ano po ang inyong opinion dyan? Well, kahit naman po nung pang mga nakaraan ay talagang hinigpitan namin ang laban dito. At tagal naman po nakahanda kami dito. And actually, ito na nga po, hindi pa nga po kami ECQ. Nagpalabas na rin po ako ng executive order regarding dito sa Bantay Ronda. Ano po? Because hindi lang dapat yung curfew ng bantayan, dapat itong umaga. Ano po? Bantayan din natin dahil hindi naman nag-night shift ang COVID. Ano po? Hindi lang night shift ang hindi po sa night shift ang COVID. Kaya hindi lang dapat ang curfew bantayan. Ultimo sa baba, dapat palakasin itong ating pagbabantay sa mga ibang pasaway na hindi po sumusunod sa health protocol. Ayan po, dahil marami pa rin po. Ibig niyo sabihin, Governor, kahit mag MECQ na yung NCR Plus bubble by Monday, meron pa rin kayong mga ilalagay na mga measures, mga restrictions in place na medyo mahigpit. Mas mahigpit sa Bulacan. Yun po ba yung sinasabi niyo? Yes, and actually, yes ma'am. Actually, I issued again a executive order regarding doon sa strictly implementation ng mga isolation, not only sa provincial government, but of course, dito sa ating munisipyo na talaga namang ni-record kami, and higit sa lahat, ang mga barangay. Ano po, kung kinakailangan, yung mga daycare center natin, kailangan gamitin na nila yan para po sa pag-isolate ng mga may COVID. Ano po, dahil kapag hindi po kami nagtulong-tulong dito, eh pag ito'y dumami na, eh sasabog po ang ating ospital. Hindi po kakayanin. Kaya kinakailangan, para mas mabilis yung hindi po ma-decongest yung mga ospital natin, eh kinakailangan magkaroon ng kooperasyon ng ating mga LGU. Dapat mabilis po ang pag-discharge ng pasyente. Pag medyo maayos na sitwasyon ng pasyente, dapat mailipat na yan. Mabilipat na sila sa tinatawag nating step down facilities. Ano po, para doon sa kanilang makumpleto yung kanilang medication and then makumpleto yung kanilang quarantine.